late 80s hanggang 90s, may isang boses na talaga namang kinakiligan ng marami. With his hits like Ikaw Lamang, Maghihintay Sa'yo, and Tatlong 25, siya ang tinaguriang original prince of OPM pop. Siya si Dingdong Avanzado. Maraming ang napukaw na puso ang kanyang boses kung kaya't naging certified concert artist din siya. Pero higit pa sa pagiging performer ang kanyang husay sa musika dahil isa rin siyang songwriter. Isa siya sa mga sumulat ng classic OPM hugot song na Paalam Na. At ngayong daddy na siya, hindi nakakapagtaka na ang talento at pagmamahal niya sa music ay ninana ng kanyang anak na si Jayda Avanzado, one of today's hottest next-gen music artists. Kaya ngayon, may mga music singles na rin si Jayda at ang latest na ay ang collaboration nila ni Darren Espanto na Sana Tayo Under Star Music. At kitang-kita na sa bawat project at bawat achievement ni Jayda, nandiyan ang kanyang daddy Dingdong na todo suporta sa kanya. Bilang tatay, nakakakilig rin kaya si daddy Dingdong? At gaano nga kaya sila ka-close nung unikaiha niyang si Jayda? Are they making sweet melodies together as father and daughter? Yan ang mga aalamin natin sa kanila ngayong araw dito sa I Feel You. At tuloy-tuloy pa rin ang ating father-daughter bonding dito sa I Feel You. Pero ngayon makakasama natin ang musikerong tatay na nagpakilig sa marami as an OPM balladeer. Nakakakilig din kaya siya bilang isang daddy? Alamin natin mismo kay Dingdong Avanzado. Hi, Kuya Dingdong. Hey, Tony. Hello. Hello. Welcome to I Feel You. Thank you for having me. Thank you very much for the time. Pero syempre, gusto namin kayong kamustahin. How's the family? Si Miss Jessa, si Jayda. Kamusta kayo ngayong quarantine? Okay naman. Staying home for the most part. But trying to adjust to the way things are dito sa atin. A lot of things are happening. We're keeping ourselves busy. I think we try to make the most of our time by trying to, you know, strengthen our bond as a family. Hindi naman ng ano talaga magagawa mo. Sila kami magkakasama sa bahay. Yan. Ano yung favorite discussion yun ni Jayda? Kasi you have a teenager na eh. I'm sure during these times, mas mahaba at matagal-tagal ang mga usapan ninyong mag-ama. Ama ka dyan. Now she's a young lady. She's 17. Mas marami kaming napapag-usapan na marami akong natututunan sa kanya. Marami siyang natututunan sa akin. Siyempre, I impart her, you know, wisdom na I've gained over the years of being having this experience both in the industry, in showbiz, kasi nandiyan na siya ngayon. At the same time, yun, sa buhay, dahil sa age gap namin, ang laki ng marami akong masishare sa kanya. And yes. I think it's important that I am able to teach her, and you know, at the same time, I get to learn more about her, about her generation, and I think that's the fun part of it, yung discovery. You discover things about her or what's happening to her and how she thinks, and then somehow, syempre, because she's still minor, so medyo na tinatry mo ibigyan siya ng tamang guidance para pag adult na siya, she will make the right decisions, di ba? She can make good judgment. Yes. Jayda is 16 or 17? She's 17. She turned 17 last June. Oh, ay, magde-debut na ng 18. Lapit na! Oh. Kuya Dingdong, what's the biggest lesson naman na nakuha nyo kay Jayda? Paano mag-TikTok? Parang yun nga, kahit sa Hollywood, lahat ng mga celebrities napa-TikTok na sila, Mark Wahlberg. Grabe yung pagpilit niya sa akin. Alala ko, when the first time that we did that was lockdown. And the first time na bago pa lang ng quarantine, she kept on insisting. At first, parang, ano ba yan? Ano ba yung gagawin? Eh, bago pa lang din si Jayda nun sa TikTok. So she did it, and then finally, nung nag-lockdown, sabi niya, Dad, let's do one. And to my surprise, I mean, it's a different world, di ba? So if there's something that I learned from her, it's being able to relate to her generation. So during the quarantine, napa-TikTok kayo. It's nice to it's nice to see that yung mga anak natin, yung mga kids natin, they teach us how to have fun, ano? Na kahit we're going through tough times,
Yeah, it's TikTok, but it teaches us how to forget what's going on in the outside and just to really have fun, dance, and be silly with our kids, hindi ba? Sino yung mas strict, sayo or si Jessa? There are certain things that Jessa is strict about that I'm not, but there are certain things I can be strict about. Like for instance, san strict si Miss Jessa? Strict siya pagdating sa pag-alaga ng katawan. Kasi babae si Jayda eh. So, like minsan, ayaw niya yung masyadong, lalo na when si Jayda was growing up, yung sobrang naarawan, mga ganun. Kasi medyo sensitive yung skin ni Jayda eh. So, she's very particular about that or yung masyadong napapawisan, yung mga ganung things, no? Ako naman, strict ako sa pag-build ng character niya. Concerned ako pagkadating sa who she hanging out with. But right now, Jada's very focused. Eh. She's about her... She knows her priorities. She's very passionate about her music. So, hindi kami... Right now, wala naman kaming issue about that. Although, pag may naririnig ko sila ng mami nila nag-uusap about boys and all, minsan sumisingit ako. Minsan yung tenga ko lumalaki. Tapos, ano yan? Ano yung sabi? Parang yun ang ano eh. Mainit sa tenga ng mga daddy kapag boys, ano? Pag medyo love department, parang doon nakukuha ang attention ni daddy. Meron na ba? Meron na ba mga umaaligid? Mamaya, tanong niya si Jayda. Ewan ko, hindi ko alam. I'm sure meron yan, ang ganda niya eh. Hindi ko ba masabi ngayon kung talaga bang meron. Dahil pag tinanong ko siya, sabi niya wala. But I'm sure she has her crushes and she has her, you know, she's, you know, the typical of a young woman. What's your fondest memory during this whole quarantine? I will treasure this. Parang ganun. When Jayda, and this is significant to me kasi, ano eh, Jayda released her latest single, no? It's with Darren, yung Sana Tayo Na. And I wrote it, which was like more than 2 decades ago. And when I heard it, when she re-recorded it, and what they did, siya tsaka si Darren, it was such a unforgettable moment for me kasi parang, who would think that I wrote this so long time ago, and then, ang makakapagbigay buhay nito was my daughter and si Darren nga, you know, and they really made it so beautiful and so real. I'll never forget that moment na I heard it na yung gawa na siya. Yeah, congratulations. I think as a musician, as an artist, it's a dream come true na yung magbibigay ng buhay sa isang awitin na sinulat mo ay yung anak mo pa. Di ba? Sinabi mo. Totoo yan. Yung nagbigay buhay ng awitin mo, yung binigyan mo ng buhay. Yung anak. Di ba? It's a parang full circle of a dream coming true for an artist. Pangarap ng lahat yan.